Hey guys, good morning. This is DMC Trent and welcome po sa ating kwentuhan grind episode ngayong umaga. Tungkol po sa ating trading itong ating pagkikwentuhan. Okay, so kadalasan lagi nating nare-receive ng mga questions, lalo na sa mga baguhan or sa mga dati ng mga nag-trade na huminto, nasunugan, tapos gusto ulit bumalik, tapos nagtatanong ano ba yung sikreto daw sa trading. Okay? May iba na sasagutin ka sa paggamit ng technical analysis, ng mga signal indicators, something like that. Pero ako, yung kwentuhan natin today is gagawin ko ng practical base sa experience natin. Lalo na pag may mga estudyante ako sa offline, sa maliit nating trading hub. Shout out sa ating mga estudyante sa trading hub, sa locals. And then sa mga estudyante natin sa ibang bansa, sa US, sa Hong Kong, Singapore. Marami tayong mga katropa na nasa UAE, sa Middle East. Ang dami rin natin katropa na nakakasabayang mag-trade. Okay, yung website natin guys, registered na nga pala from dmc-capitals.com. Rineroute na rin natin sa dmctradex.com. So, sa mga gusto mag-access ng ating trading signal, yung website natin is dmctradex.com. Yun po yung ating website. Again, the website is www.dmctradex.com. Pasok lang po kayo ron, magpa-verified po kayo, make sure na under kayo sa ating trading group para ma-access nyo po, ma-unlock nyo po lahat po ng mga trading advice, mga videos, at mga tips po na nandun. Okay, pansinin nyo po itong orders natin, may papakita ako sa inyo. Nga pala, bago yun, sagutin ko muna yung isang tanong, ano yung sikreto sa pag may estudyante tayo, what does it takes to become a successful trader? Yun eh, ganun yung tanong. Okay, ang sabi ko naman, ang unang-una kong ikinikwento, lalo sa mga estudyante natin sa offline at sa mga aspiring na gusto mag-trade, sabi ko sa kanila, hindi ko tinatanong kung magkano ang kapital eh. Ang sabi ko sa kanila, ang tanong ko, magkano ang kaya mong ipatalo? Yun yung una nating tanong. Hindi yung kapital eh. Usually kapag kapital kasi, mag-iisip yan, 5,000, 10,000. Ang unang-una nating tinatanong, magkano yung handa mong ipatalo? Bakit ko tinatanong yung magkano ang kaya mong ipatalo? Kasi guys, kapag papasok ka sa training at gusto mo maging successful, ito yung totoo guys lang ha, hindi plastikan, real talk. Walang magaling na trader na hindi nasunugan. Walang magaling at experience at mga professional traders na hindi dumaan sa proseso ng pagkatalo. Magkano yung talong yun? Depende. Kasi isipin nyo, sino naman ang baliw na negosyante na magtatayo ng isang business at malulugi ng 30 mil or more or 50 mil or 100,000 that at the end of the day or at the end of the month, mag-iisip na babalik at magsisimula ulit bumangon. Madalang yung ganun guys. Lalo na sa Pilipinas. Sa ibang bansa, siguro dahil mas malaki yung currency ng kanilang pera, pero sa Pilipinas, iba natin mga katropa, matalo lang ng 2,000, ayaw na. Matalo lang ng 5,000, umaayaw na yan. Hindi na bumabalik sa trading yan. So kung yung attitude nyo, natalo kayo sa mga unang buwan-ho ninyo ng 2,000, tumigil na kayo. Natalo kayo ng 5,000, tumigil na kayo. Well, I would say hindi ka magiging successful na trader. Tatapatin na kita. Sa case natin, nasubukan natin masunugan ng 36,000 sa loob lang ng isang oras. Hindi lang yun, maabot tayo ng 50,000, hundreds of thousand. Pero nangyari yun sa loob siguro ng mga taon din. Hindi ako magpapaka-plastic guys, nasubukan kong matalo. Pero bakit pabalik-balik ako sa trading? Kasi yung pakiramdam kasi guys na there's something about trading eh. Trading is an art. There's something about trading na dapat mo matutunan at yung skills na yun, hindi mo matututunan yun kapag hindi ka natalo. Kailangan maranasan mong matalo, 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 matalo ng paulit-ulit. Okay? Kailangan mong matalo ng paulit-ulit. Now, meron akong ipapakita. Ito yung bumubungad sa inyo kapag nasa, wait lang, i-post ko lang ng konti. Papasok tayo sa ating websites. Ito. Pagpapasok kayo sa DMC TradeX, ito yung bubungad sa inyo na quotes. The best way to learn about the trading game is to play it. You can read bazillions of books, sign up for classes, and talk to a mentor for hours and hours, and you still won't be as skilled as someone who went ahead and make his first trade. You have to jump into the pool and you make your own mistakes. Take note guys, you have to make your own mistakes.
yung own mistakes na sinasabi natin dito, ito yung mga maling entries natin, mga maling positions natin, or padalos-dalos na mga moment natin, or mga panahon, or mga moment sa ating trading moment na nasusunugan na tayo. Okay? If you want to take, or if you want to learn about the market that you are trading, your experience will not only ensure that you don't repeat your mistakes. So, experience is the best teacher. Hindi mo yun makukuha sa loob lang ng ilang buwan. Promise guys. Walang magaling na trader or expert trader na nagsimula ng isang buwan lang or 2 months. Lahat ng mga magagaling na trader, dekadang nagtitrade yung mga yan. At sa loob ng dekadang yan, katakot-takot ng losses, katakot-takot ng mga mistakes ang pinagdaanan ng mga yan. Yes guys, gaano ba katagal bago maging isang magaling na trader? Kung gusto nyo, mag-practice kayo, tiyagahin nyo, wala kayong budget, pasok kayo sa demo trading, magtiyaga kayo ng isang taon, na tiyagahin yung panoorin yung practice account or paper money lang. Okay? Your experience will not only ensure that you do not repeat your mistakes, but it will also make your trust, your own judgment over the others. So, your own judgment, ulit-ulitin natin, over the others. Kapag magaling ka na trader, hindi mo na kailangan ng expert na magtuturo sa'yo. That's simple. Ganun lang kasimple. Magaling ka na eh. Kailangan mo bang matuto para sa mga ibang guru? Well, there is always a plenty of room to learn more. Sabi nga nila, hindi naman tumitigil ang espasyo ng pagkatuto. Hindi porke marunong ka na, nagbabago ang trend, nagbabago ang analysis, nagbabago ang teknolohiya, ang market, ang approach. Okay? So, ang ibig sabihin nun, it's a continuous learning. Hindi porke magaling ka na, hindi ka na pwedeng mag-aral. Okay? Tanggapin mo pa rin yung mga advice ng mga mas magagaling sa'yo or mas may experience at may ebidensya ng success. Okay? Okay, balik tayo dito sa ating platform. Silipin natin. Tingnan natin yung mga kinoclose natin kung gaano karami ang pula. Tingnan nyo guys. Pero, kahit maraming pula, may papakita muna pala ako sa inyo. Dito sa ating FB, pinost ko ito nung nakaraan eh. Ito yun. Okay? Tapos ipapakita sa inyo kung bakit sa trade experience natin. Hindi naman porque trader ka, expect mo na puro green lahat or puro profit lahat yung papasok sa dashboard mo. Of course not. Makaka-experience ka ng mga sacrifices. Ito yung mga klase ng mga entries or positions na tama naman, sinunod mo naman yung signal pero hindi pumabor sa'yo yung market. Okay? But wala kang ibang options kundi i-close yun or else lalaki yung loss mo eh. Lalaki yung loss mo. Okay? Ito yun. Pinost natin 15 hours ago. $397 total trade win minus $218 realized loss equals $179 profit today. Anong ibig sabihin yan? Mas marami halos yung trinade natin or marami tayong na-execute na open position pero ang daming floating profit or yung realized loss natin. $397 in total trade wins natin pero $218 dun talo. Pero doon sa $397, $218 ang loss, may natira na $179 profit. Anong ibig sabihin nun? Winning positions pa rin ba? Marami kang mga losing trade, pero at the end of the day, nakapag-bulsa ka pa rin ng $179,000 total profit. Paano nangyari yun? Okay? Papakita natin yung actual scenario. Ito siya. Gaya nga ng lagi nating sinasabi, sino ang napaka-engot na magtatayo ng negosyo o papasok sa negosyo na matatalo o susunugan ng 2-5, ng 5,000, tapos pabalik-balik. Now, kapag ikaw ay klase ng taong ganun na hindi sumusuko dahil sa mga losses o dahil sa mga losing trade na yon, para sa'yo ang trading. Pero, kung ikaw ay nagtanong sa akin, how? Magkano ang kapital? Tapos binigay ko sa iyo yung website, pinakita ko yung video, pinanood mo at hindi ka naman tumuloy. Well, I would say, hindi para sa iyo ang trading. Hindi para sa iyo ang pagkakataon para masilip yung bilyong-bilyong trilyong kayamanan na nasa loob ng forex trading. I will tell you this. Oras na natutunan mo ang trading at natuto ka, oras na kumita ka at naranasan mong one-click trade, naranasan mong sa loob ng isang araw, kumita ng at least 10,000, 15,000, at the end of the week, kumita ka ng around 25,000, maa-addict ka sa trading.
Totoo yun. Malalaman mo na may kukumpara mo na yung sarili mo na habang yung kaibang tao, 8 to 4, maghapang nagtatrabaho, kung ano mang trabaho yan, tapos ang kinikita lang per day, 500 pesos, 800 pesos. Swerte na kung ang profession mo kumikita ng 1,200 pesos per day. Pero iba pa rin na mawi-witness mo or mismong may experience mo sa sarili mo na kumita ka ng 10,000 sa loob lang ng isang araw sa trading. At maliit lang din yung puhunan, hindi ganun kalaki. Well, tatapatin ko na rin kayo, hindi ganun kalaki ang puhunan kung negosyong pag-uusapan. Maliit para sa akin ang 50,000 na puhunan kung negosyong pag-uusapan. Kung gastos, malaki ang 50,000. Pero kung negosyo, napakaliit yun. Maliit lang yun. Okay? At lagi natin ina-advise na kung papasok kayo sa trading, at least conservative yung inyong capital, kasi meron tayong tinatawag na asset management, or may mga pagkakataon kasi na nag-i-scalp tayo, or mayroon tayong tinatawag na nag-trade tayo dun sa mga reversal position. That's why profitable pa rin kahit hindi mo sinusundan yung market. Tingnan nyo yung mga clean outs natin, kasi panoorin nyo kung paano natin sinasacrifice yung mga volume lots na ang lalaki para lang sa mga winning trades position. 0.95, napakaliit yan. Boom! Kita nyo yan. 34.90, sunod-sunod yan, 22.70, 30.40. Napakatapang nating mag-close ng ganyan, kasi kung hindi mo i-close yan, at sobrang layo na ng chart ng signal mo doon sa in-open mo na position, lalong lalaki yan. So to cut the loss, kailangan wala kang option, ikakat mo yan. Yan ang tinatawag nating stop loss. Kasi kung hindi mo gagawin yan, lalong masusunog yung pera mo. Okay? 38, ang laki pa rin yan. 18, sunod-sunod dyan guys, 7, 8. Okay, pero isa lang yung masasabi ko pagdating dito sa risk management na to, sa asset management, lalo na kung sa mga baguhan. I will not recommend na hindi kayo maglagay ng stop loss kapag nagtitrade kayo, especially kapag baguhan po kayo. Nag-usapan natin to guys, may papakita ako sa inyo. Ito yung pwede nating masave or na example na evidence ng magandang asset management. Tignan nyo to guys, itong chart na to. DAX Index sa Global Prime. Kadalasan pagka-fans ka ng mga RSI method, you buy below 30 and then you sell at above 70. Ito yung kapag nag-cross yung mga presyo dito, tumawid dito. Okay, may papakita ko sa inyo bakit importante ang pag-set ng stop loss. Okay? So dito, makikita nyo itong chart na to. Kung papansin nyo, very solid yung indicator. So yung significance ng RSI is very visible. Ang laki ng profit kung dito siya nag-execute ng sell. Kung mag-execute ka ng sell dito, tama naman. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, katulad nga ng lagi nating sinasabi, nagbabago pa rin yung indicator. Kahit sinundan mo, maaaring magbago. Katulad nito, pag sinunod mo to, dito ka nag-execute above 70 yung price sa RSI. Ang laki ng profit from here to here. So, makikita nyo itong high na ito, supposedly ito, masarap pumasok na dyan. So, kung pumasok sana tayo dito sa trade na yan, possibility na ito yung profit natin from here to here. Ayan. Ito ang laki. Ayan. Kita nyo guys. So, ngayon kung hindi ka nakapag-place ng trade dito, sayang. Ngayon, since ang sinusundan mong indicator is RSI, bumagsak dito, which is ito yon. Okay? So, below 30 na siya. Masarap bumili. Dahil kumpiyansa ka doon sa binabato ng indicator, natural na isipin mo na aakyat yan. Okay? Tignan nyo itong nangyari. Umangat ng konti. Jackpot. Alam mo, jackpot na, no? So, ito yung mangyayari. Ganito yung scenario na gusto nating iwasan, lalo na sa mga baguhan. Okay? So, itong trade na to guys, tama naman. Nag-execute siya ng buy position. Kumita na siya eh, actually dito. Ang prediction mo, aangat itong candle na yan hanggang dito. O eh, masasabi mo sa sarili mo na, wow, ang galing-galing ko ng trader. Yayaman na ako. Yan ang iisipin mo. Kadalasan yan yung, kumbaga, patibong. Lalo na sa mga baguhan na fanatics masyado sa mga indicator. At padalos-dalos hindi nagsiset ng asset, tamang proper asset management sa pagtitrade. Pero makikita nyo dito, bumagsak siya, pumula na. Okay lang yan, iisipin mo okay lang yan. Wala kang stop loss dyan. Iisipin mo na pwede pang bumawi yan, yung susunod niyan, magigreen pa. Pero ganito yung senaryong nangyari.
it's okay, it'll be fine, the price will come down a little bit, and then it'll shoot back up. I was so wrong that looking at this makes me sick to my stomach. As you can see right here, the trade started to go... Boom! O, diba? Lumampas siya sa below 30. Ayun, pumasok hanggang dito. Sunog. Depende kung gaano kalaki yung kaya mo dyan. Well, kung... let's say for example, ang asset mo nasa around $2,000, something like that. Sigurado maliliquidate yan. Dito sa area yan. Okay? So, mapapansin ninyo, may pag-asa pa dito eh. Kung halimbawa, kahit hindi maliquidate yung asset mo sa part na to, pero dito sa from here to here, talo ka na. Ang laki na ng loss mo niyan. Kasi wala ka ng sinet dito eh. Okay? Ngayon, expect mo ulit, aangat ulit yan. Diba? So, matutukso ka ulit na bumili ng mag-set ulit, mag-buy position ulit kasi eh, sobrang ano na eh. Wala nang ibabagsak ka mo. Sumadsad na siya dito eh. Doon sa pinaka-peak niya sa bilo. Kala mo, wala na siyang ibababa pa. Okay? Pero dito sa part na to, just in case mag-set ka ng position, malaki pa rin yung loss mo. Kasi from here to here, ito na yung loss mo eh. Ang pinakamalapit na maiisip mo, mag-execute ka ngayon ng buy ulit dito. Natural lang na ang susunod mong gawin, mag-execute ulit ng buy. Pero yun nga lang yung nangyari from here. Tingnan nyo guys, yung nangyari dito. So isipin mo, pwede mo na lang sana na i-close yung trade mo pag tumapat siya dito, break even na eh. And then, pwede mo na lang i-close yung position mo. That's it. Yun na yung trade mo for the day. Kahit medyo break-even lang. Ito yung mga nakakatakot na parte sa pag-trade. Yung ina-expect mo na magtutuloy-tuloy yung candle. Okay? Pero tingnan nyo from here to here. Ayan. Bumagsak. Boom! Ang laki ng ibinagsak pa. Hanggang dito. Kita nyo guys? Ayan. So, ganyan ang pwedeng mangyari sa mga accounts nyo kapag wala kayong stop loss. Minsan, aminin natin, sa totoo lang, sa mga previous video natin, sinasabi natin na hindi ako gumagamit ng stop loss. Pero yung mga trade natin doon, maliliit lang yung mga volume lots nun. Pero, dun sa part na gaan ba kabilis magbago ang chart. Okay? Panoorin natin to guys, itong nangyari dito. Sa ganitong mga klase ng risk-reward ratio kasi, kailangan... Lalo na sa mga baguhan, ina-advise natin mag-set pa rin ng stop loss. Kasi ako sinasabi ko na kasi minsan, yun yung mga pagkakataon na nasusunugan talaga tayo sa mga part na hindi tayo naglalagay ng stop loss. Bakit ko ito sinasabi? Kasi ayokong maulit sa inyo yung mga nangyari na sa akin. Isa tayo siguro sa magiging product at magsasabi na pinagdaanan natin yung part na yan. Kaya alam natin ikwento. Okay? I will suggest maglagay kayo ng stop loss. Whatever capitalization you have, gaano man kalaki yan, especially kapag malaki ang capital mo. Bakit natin sinasabi yan? Okay, tignan nyo to guys, itong nangyari dito. Mas dun yung mabuti itong chart na to. Yun. Kita nyo? Kung dito sa part na to, meron tayong mga nailagay na stop loss dito, hindi ganun kalala. Hindi sana ganun kalala yung nagiging loss. Alam nyo ba kung magkano ang nawala dito? Dito sa area na yan, from here to here? Dito sa trade, or kahit dito lang sa trade na yan, dito. $6,000 yan guys. Ganyan kalaki. Sa isang iglap lang. Pero kahit pa paano sana, kung meron siyang take profit dito, merong naiset na take profit here. From here to here. Hayaan nyo na yung take profit, kayo nang bahala dun kung babantayan nyo naman. Pero mas maganda pa rin na, the best pa rin na may advice ko, maglagay pa rin kayo ng stop loss. Okay, para hindi kayo masunugan. At least kahit papaano kung nagkaroon ng stop loss dito sa part dito, sa area na yan, hindi ganun kalala, hindi umabot hanggang dito yung loss. Okay? So, ang nakikita nyong chart guys, ito yung chart na klase ng trader na hindi gumamit ng asset management. Hindi siya nagkaroon ng stop loss. Ganito yung pwedeng mangyari sa inyo pag hindi kayo naglagay ng stop loss. And because I have no stop losses, I have no take profits, I just willy-nilly entered the market and figured I could judge when to get out, and I was severely wrong. Had I just let this play out, I would have hit my stop loss and been like, ouch, that hurt, but I know what I did wrong. Okay, so kaya natin isinama ito dito sa video na to. Ito yung klase kasi ng impormasyon na kailangan nyong malaman. This is a proper fund management or proper asset management sa pag-trade. Importante yan na dapat magkaroon kayo sa skills na yan. Kasi at the end of the day, pag halimbawa natalo man kayo,
very minimal lang, sobrang minimal. Sakali mang magkaroon kayo ng mga losing trade or bad day trading experience, at least hindi ganun kalala. Matalo man kayo, nangyayari sa pagtitrade dyan, at least secure. At mas mapapatagal nyo yung buhay ng inyong mga capitalization sa loob ng inyong account. Pero may ilan sa inyo, sasabihin, oh, okay lang ako kasi kaya ko namang bantayan yung market eh. Pero, ganito pa rin kasi yung pwede mangyari pag kampante ka pa rin masyado. Kasi pwede nyo sabihin, oh, okay lang yan, bantayan ko naman eh. Okay lang, mababa lang naman yung volume lots na ititrade ko eh. Ayos lang yan, babantayan ko. Gaano nga pa kabilis? Hindi ka naman forever na makakaupo dyan sa upuan mo eh. Hindi ka ba CCR? Hindi ka ba iinom? Hindi ka ba kakain? Hindi all the time nakatutok mo sa frame mo, sa terminal or window ng trade platform mo. Ito yung pwedeng mangyari sa inyo. Ito yung chart naman ng British pound sa Japanese yen. Pair ng GBP, JPY. Mapapansin nyo dito guys, kung tutuusin, dire-diretso lang yung house, ano lang. Tignan nyo yung chart dito. So February to here, sell position. From here, February to eh, hindi ako magkamali. From here to here, expect mo yan. Lahat ng mga indicators ang ibabato sa'yo niyan. Puro sell lahat niyan. Short position, sell position. So, very visible yung mark niyan. Very visible yung trend. Napababa siya. Downtrend talaga. Bearish. Iniisip ng iba, magtutuloy-tuloy yan. Okay? Tapos biglang, boom, may balita. Yan. 5 minutes, guys, may balita. Yan, ganyan katagal yung minuto na pwede mong ubusin para lang mag-CR. Ganyan katagal or kabilis yung oras na uubusin mo pag kumain ka. Or may tumawag sa telepono. Or lumabas ka lang saglit, nagpahangin, nagkape, nagyosi. Alam nyo ba kung ilang pips mula dito hanggang dito? 64 pips mula dito hanggang dyan. Ganyan kataas, 64 pips. And then, ito pa yung nangyari. Sa loob lang ng 5 minutes. Ganyan kabilis. Ganyan kabilis yung pangyayari. Ngayon, pag hindi mo nabantayan yan at wala kang stop loss or take profit, kasi kahit sa stop loss lang, tignan nyo to guys. So, from February hanggang dito, ayan. Ayan. Boom! 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 Taragis. Grabe. Kita nyo yan kung gaano yung pangyayaring yan. Ayan. Here. From here, ayan, from February to here, kahit gaano kalaki yung asset mo dyan. Ang saklap niyan, kahit million ang asset mo dyan, sunog yan. Sigurado yan. So, yan ang nangyayari kapag wala kayong proper asset management. Okay? Okay, so para makita nyo lang yung perspective ng chart, dun sa pagkakamaling yun, ayan, yung larger scale, ito siya, ayan. So, ito yun. Ito yung larger scenario, yung perspective ng time frame na yun. So, from here, yung sinasabi ko kanina na 64 pips, hanggang dito, umabot ang 864 pips yan. Ito yan. So, ganyan ang possible na pwedeng mangyari. Sa loob lang ng isang maliit na pagkakamali na pagtitrade, masusunog, maliliquidate ang iyong asset sa loob ng iyong account. Okay, so sana may natutunan kayo guys sa part na yan. Pero tingnan nyo ba, tingnan nyo yung iba nating mga kinuklos din. Malalaki rin. Ayan, mayroong 19, 21, 33, 31. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin guys, kahit sinunod mo yung signal sa chart, kahit sinunod mo yung analysis, bakit may mga losing trade? Okay? Kasi, ganito yan. Yung trading signal kasi na binabato natin, spot parker mo lang yan or mapa mo lang to start your trade of the day. Yung trading signal kasi na sinusundan kasi natin, yun yung parang nagsisilbing spot marker mo lang or mapa. I would say 20%. Sa percentage winning natin, sa winning percentage natin, I would say 20% lang na itutulong ng mga signal, ng analysis, ng mga indicators. Nanggagaling pa rin yung 80% doon sa experience nyo kung paano laruin yung inyong capitalization. Okay? Doon sa part na sinasabi natin na importante din naman yung indicators, mga signals, mga analysis sa charting, yung skills nyo sa charting, sa pagbasa ng charts, mga candlesticks, kung paano maglagay or paano magbukas ng position, paano mag-exit. So, yung iba sa inyo, maaaring naka-attend na ng mga seminars, yung iba sa inyo, maaaring mas may malawak ng experience sa trading. Ang factors to consider kasi na nakaka-apekto para sa paggalaw ng chart or para mag-move, magkaroon ng movement
Pwede magbase tayo sa galaw ng ekonomiya, certain geographic continent ba, meron bang nangyayaring war, meron bang nangyayaring kalyado bang ekonomiya ng isang bansang yon. Pwede rin tayong mag-decide sa pamamagitan ng mga pangyayari like natural calamity, disasters, famines, pandemic. Pero kahit ang naging kahit pandemic or kasi sa forex naman, sa trading naman, bagsak man ang ekonomiya or umaakyat man ang ekonomiya, may nangyayaring trade. So, regardless sa sitwasyon ng mundo, may nananalo, may kumikita, bumagsak man yan o umangat. Gets you guys? Yun nga lang, nakakatulong yung mga indicators, yung mga pangyayaring yon, mga unusual events sa ating mga buhay, sa ating mundo, mga krisis na nangyayari, para makapag-decide yung mga indicator. Doon nila napipredict kung ito ba ibabagsak for the next few months, or kung ang trend ba or analysis ay pwedeng umakyat for the next years to come. Yan guys. Pwedeng maka-apekto yun sa galaw ng chart. Ano pa? Kasi for example sa stock market. Kasi for example binili ni Google si Netflix, magkaroon ng merging. Ibig sabihin, may potential ba na umangat ang stock ni Netflix? Of course, may potential ba na tumaas ang trend? Magkakaroon ba ng spike para sa uptrend? Of course, pwedeng mangyari yun. Yun yung mga bagay or yun yung mga factors to consider na pwedeng magbago ang chart, bago ang mga signals sa ating mga chart. Ano pa? Pwede rin sa pamamagitan ng pagmanipula ng mga whales, pwede nilang i-manipulate yung market. Nangyayari yun guys. Yung mga whales kasi may kakayahan yan na mag-dump at mag-pump ng stocks, ng mga shares para magkaroon ng movement sa market. Nangyayari yun sa industriya ng cryptocurrency. Popular yung mga ganong klase ng mga senaryo para magbago yung chart. Okay, so na-discuss na natin support and resistance, indicators, thousands of tools, thousands of instruments, ang dami. Iba-ibang approach, merong tinatawag na algorithm, merong mga tinatawag na robot trading, may mga AI. Effective ba yung mga yon? Well, kahit pa paano, effective din kasi ang nagdi-decide yung mga AI na mga yan or yung mga robots na yan, na-eliminate nila yung emotions. Okay, papasok tayo sa emotions. Ang chart kasi ng isang trading guys, pwedeng maulit. Or ang tanong, posible ba na magkaroon ng pattern? Yes and no. Para sa akin. Sa iba, pwedeng yes. Sa akin, yes and no. Yes, posible na maulit yung pattern. Posible na maulit yung volume. Kasi, let's say for example, ngayong oras na to, ngayong eksaktong segundo na to, merong 1,000 na trader. Okay? Merong 1,000 trader. Maaring yung 1,000 trader na yan, 100 lang dyan nag-set ng stop loss or take profit. Maaring yung 100 na yan, maiksi ang pasensya. Maaring yung 200 na nag-trade na yan, maliit lang din ang kapital. Maaring yung 200 na yan, nag-trade sa buy. Maaring yung 200 nag-trade ng sell. Posible ba na yung pattern na yan maulit bukas? Yes. Posibleng maulit yung volume. Yung volume lang. Pero, yung each character ng tao na nag-trade ngayon at mag-trade bukas, hindi na mauulit yon. Pwedeng maulit yung volume, pwedeng parehas ma-perfect ng indicator yung eksaktong volume. Yung eksaktong analysis, pwedeng maulit bukas sa susunod na araw o sa susunod na buwan. Same na eksaktong volume, same na eksaktong position, same na eksakt na stop loss. Pero, magkakaiba. Isipin mo, real talk guys, magkakaiba ang mga taong nagtitrade. Yung eksaktong 1,000 tao ngayon na nagtrade, hindi mo expect na bukas magtitrade yan. Pwedeng maulit yung volume ng tao, parehas na 1,000 na tao, pero magkakaibang identity. Gets you guys? Ibig sabihin, magkakaibang behavior. Pag sinabing magkakaiba ang behavior, parehas pa ba ang magiging movement ng chart? Parehas ang volume, pero magkaiba na ang movement ng chart. So, each day is a very unique day. Gets you guys? Each trader is a unique trader. Same din sa each scenario ng pagbabago ng trend. Special yan. Magkakaiba yan. Paano natin tinatrato yan sa magkakaibang approach? Pwede mong tanggapin yung significance ng indicator, yung volume niya na binabato, yung analysis niya ay totoo, yung analysis niya ay perfecto, pero yung behavior magkakaiba. You have to learn that. You have to accept na hindi pantay-pantay ang ugali ng tao. Hindi pare-pareho ang puso ng tao. Hindi pare-parehas ang konsensya ng tao. Yung tapang
yung kaduwagan niya sa pag-trade. Yung eksaktong posisyon mo ngayong minuto na to, hindi mauulit yan bukas. Napakadalang. Maulit man siguro. Parang fingerprints yan, guys. Sa milyong-bilyong tao sa mundo, bakit walang mag-iisa parehas ang fingerprint sa mundo? Ganon din ang trading, fingerprint ang pag-uusapan natin. Kasi magkakaiba ang emosyon ng tao, magkakaiba ang identity ng tao. So each trade, each position is a very unique position. Kasi magkakaibang tao, magkakaibang behavior ang nag-trade sa moment na yan. Bakit nagbago yung signal ng indicator natin? Tama naman yung indicator dahil hindi pare-parehas yung emosyon ng tao that moment. Maaring yung 100 kinabukasan magti-trade pero yung taong yan mahaba ang pasensya. Maaring 200 nun maiksi ang pasensya. Maaring 300 na taong yun nag-trade, nag-take ng profit ka agad-agad, nervyoso. $1 pa lang, linos niya na yung trade niya. Eh yung isa naman, maaring 200 doon, nagkaroon ng busy moment, nagkaroon ng emergencies, hindi na asikaso, hindi nasilip ang trend, hindi nagkaroon ng automation sa stop loss at take profit, mano-mano ang sistema sa pagka-cut loss at pag-take profit. Gets yung sinasabi natin, guys. So each day is a very unique day of trading. Tandaan nyo yan. Ngayon, dito na pumapasok yung skills natin sa reversal. Yung reversal pattern natin nandun sa DMC Tradex natin. Pakita ko na lang din, guys. Ito. Hindi na natin pwedeng i-discuss, guys, kasi yung discussion natin ngayon is para lang sa mga advice. Pasok lang tayo. Post ko lang saglit. Ito sa... Pagka-verified po kayo dito sa DMC Tradex natin, makikita nyo lahat po, pati yung signal. By the way, meron na tayong signal para sa cryptocurrency, para sa gold meron din, at saka sa forex. Okay. Dito sa baba, guys, ito siya. Yung video natin sa reversal trades nandito, so panoorin nyo na lang din. Sa pullback strategy, meron din, panoorin nyo na lang din yan, guys. Okay, balik tayo rito sa ating... Ayan. So, kwentuhan lang, guys, actually, yung pag-uusapan natin. So, yung mga katropa natin na may chance ba na yung success ng isang successful trader ay makopya mo sa pamamagitan ng copy trading? May mga ganun, guys. Yes, pero sa copy trading kasi we have to think din kung paano yung sistema. Explain lang din natin yung tungkol sa copy trading. Sa copy trading din naman, okay din naman, kaso nga lang very limited pa rin. Yung mga pagkukopyahan mo, magti-trade 2 beses isang linggo lang. Tapos very limited din. Sila magdi-decide kung magkano ang volume loss na iti-trade nila para sa'yo, hindi ikaw. Pwede kang mag-decide kung magkano ang puhunan, pero at the end of the day, sila pa rin yung masusunod kung kailan, paano, anong oras, at kung magkano ang limit ng pwede mo lang kitain. So, very limited. Guys, hindi sa habang panahon iaasa nyo ang copy trading sa mga robots or sa mga platform na may mga ganun. Kailangan aralin nyo rin. Okay? Kailangan lang ng pasensya, kailangan ng konting puhunan, kailangan ng sacrifice para matuto sa trading. Pero... lagi na natin sinasabi, may magic ba sa trading? Wala. May formula ba ang trading? Yes, meron. May sikreto ba sa trading? Meron. Kailangan lang mapunta kayo sa mga mentors na concern. Concern sa inyo, concern sa magiging loss nyo, mapababa yung risk ng inyong mga magiging loss, at concern sa future nyo as a trader. Now, bilang pagtatapos, kasi medyo napahaba na rin naman na natin, I would say, kung... ready ka sa mundo ng trading, kailangan handa ka sa mga sacrifices. Ano yung mga sacrifices na yun? Oras? Kailangan handa ka sa mga losses, sa mga pagkatalo. Now, kung hindi ka ready sa mga losses, sa mga talo moments, sa mga sunog moment, hindi ka ready, hindi ka handa, well, I would say, hindi para sa'yo ang trading. Okay? Now, kung mababa ang iyong puhunan, mag-stick ka lang sa 0.01 lots, sa volume lots na 0.01. I should know kasi nasubukan nating masunugan ng mga malalaking volume lots sa mababang puhunan. Okay? So sinasabi na namin to, baka kasi yung iba mag-react. Kasi guys, ang isang kusinero, guys, matututo ka lang sa isang kusinero na nasunog, na paso sa palayok, na sugatan ng kutsilyo, kasi mas maraming maituturo sa iyo ang isang kusinero na mas maraming paso. Kasi may tuturo niyan sa'yo kung gaano kalayo ang distansya ng kamay mo sa apoy doon sa palayok. Or kung gaano kalapit yung kamay mo doon mismo sa kalan. Or paano ang tamang paghawak ng sandok. Tama ang tamang pagtimpla ng asin, ng paminta,
ng asukal dun sa niluluto mo. Ganon din ang trading, guys. Okay? So kung maghahanap kayo ng mentor, maghanap kayo ng mentor na mas maraming talo. Mas maraming talo, mas maraming sunog, mas maraming paso, mas maraming sugat. So syempre, ituturo ng mentor na yon, ng kusinero na yon, kung paano umiwas. Paano umiwas sa mga sunog na yon. Sa mga losses, mas magkakaroon ng minimal. Yung risk, kumbaga sa mas malaking pagkatalo, maiiwasan. Okay? So, hindi mangyayari yun kung ang puhunan mo lang ay 2-5. Tatapatin ko na po kayo, huwag niyong iasa ang trading sa swerte. Walang ganun. Walang swerte sa trading. Maaari kang swertehin sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan. Eh, paano sa susunod na buwan? Paano pag hindi na pumabor sa iyo ang market? The more na mas successful, the more na mas nagiging successful ka sa trading, mas uhaw kang manalo. Pag mas uhaw kang manalo, ibig sabihin mas malalaking volume lots ang tinitrade mo na. Anong ibig sabihin nun? Nandun ka na sa senaryo na mas greedy ka. Okay? So, the moment na kapag ikaw ay pumasok sa trading at mas greedy ka, ibig sabihin, expect mo, mas malalaki ang volume lots mo, mas malalaki yung mga sacrifices mo sa mga cut loss. Pero, malalaki na rin yung mga kinikita mo by that time. Ngayon, kung aasamin mo na maging successful sa trading, kung aasamin mong pumasok at maging successful sa trading, maghanda ka ng pera, maghanda ka ng mga panahon, maghanda ka ng oras sa mga panahon matatalo ka, hindi ka makakaiwas dyan. Tandaan nyo yan, guys. Real talk. Walang magaling na trader na pumasok ngayon, successful bukas. Walang ganon. Walang ganon sa trading, guys. Walang 2 months, successful na trader na. Walang 4 months, successful na trader na. Abutin ka ng taon bago ka maging successful na trader. Okay? So, that's it. Yun na, guys, yung ating pag-uusapan. Medyo napahaba na natin. Sana marami kayong natutunan sa ating episode ngayong araw. Again, this is DMC Tran. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa ating Morning Grind episode. Thank you for watching. Magandang umaga po sa ating lahat.